Yes, mga ka-rockers, it's Rana Rocky and back with Ken Chan, Suki ng ating vlog. Suki yeah. Na talaga. Right now, may dalawang show siya, One yes, of the Bass. Yes po, mga kapuso, abangan niyo po ang One of the Bass at syempre ang The Clash. Yun, back to back. Ngayon, paano ka nag-adjust sa character mo, shifting from hosting sa The Clash and medyo comedy sa One of the Bass? Wala namang adjusting, major adjusting na nangyari kasi magkaiba eh. Kasi ang The Clash ay talagang as Ken Chan at as Rita Daniela. At dito naman sa The Clash, nag-host kami. So One of the Bass naman... Sumasayaw naman. Hindi, dito sa One of the Bass, ito yung teleserye namin. Dito, so, diba, pero may sayo kayo. May sayo din kami na talagang minahal din ng mga kapuso natin. And wala namang major adjusting na nangyari. Kasi magkaiba talaga. Ayun. Hindi ka ba nahirapan from shifting from Boyet to One of the Bass? Mahirap. Nahirapan ako kasi talagang minahal ko si Boyet. And hindi ko akalain na mahihirapan ako kasi talagang very magkaiba yung characters ko from Boyet. Ngayon naman, Grant Altamirano. Siyempre, minahal ko si Boyet at mahirap kong kalimutan yun. Nagkaroon na yun ang puwang sa puso ko. And, but I have to let go para mag-focus kay Grant Altamirano. And sa tulong naman ng mga kapwa-artista ko dito at mga cast din ng One of the Bass, nagawa kong makawala doon sa kay Boyet. Yes. Eto, kasi na-meet ko siya yung person, tinanong ko siya, gusto ka rin niya, si Miss Clothing Barreto. Gusto ka niya daw kayo ma-meet kasi they say na kayo ang next week ko yan. Oh, grabe! Totoo ba yan? Yes! Sinabi niya Ate yes. Clothing? Gusto niya kayong ma-meet, di ba? In person. So, natutuwa sila sa love team niyo ni Rita Daniela. Alam mo, Rocky, so, sa totoo lang. Niya kasi si Clothing, yung character niya noon sa dahil na mahal naman kay Rita, and ikaw, piling kinito. Kinikilig ako dyan. Di ba? Parang Rico yan alam daw. Mo, anong message mo kay Ate Clothing? Ate Clothing, hindi ko alam na ang inigaw kasi sobrang idol namin yan. Idol ko si Ate Clothing. Lahat ng pelikula niya, pinanood ko. And yung pelikula niya at saka ni Rico. Sir Rico yan. Na parang ikaw ang saksi ko. Nako, parang huwag, di ba? Nako po, salamat po. At talagang idolo hanggang ngayon. Yan ang inspirasyon namin. Si Ate Clothing at saka si Rico yan. And sobrang galing na artista at talagang alam mo yun, hanggang ngayon ang dami nilang fans. Yes, hanggang ngayon din. Sana isa sa mga bucket list namin na makatrabaho si Miss Clothing Barreto, ang napakagaling na actress. Talaga naman, kung sino man ang makatrabaho niya, talagang napakaswerte. At sana mangyari. Yun, follow-up question ko, kung pagkakatrabaho mo si Ate Clow, anong role ang gusto niyong dalawa ni Rita? Working with her? Kahit ano, talagang... kahit ano, tatanggapin natin. Kasi basta pag nandyan si Miss Clothing Barreto, why not? Chance na yun para maka-work namin siya. Kahit ano. Yeah, okay. Movie naman, o teleserye nila o movie, since di ba sa One of the Bass, babalikan niya yung mga 90s, di ba? Tama. Sa One of the Bass, yun. Babalikan namin ang One of the Bass. And isa sa mga pick namin dito, talagang inspirasyon namin si Kuya Rico yan, at saka si Ate Clothing. Love team of the 90s. Yung ating love team of the 90s. At hindi ko makakalimutan yung pelikula nilang Dahil Mahal Naman Kita. Yun nga, doon nga kayo nakocompare, di ba? Sobrang ganda nung pelikula na yun. At talagang kahit pa ulit-ulitin ko pang panoorin, hindi ako magsasawa. Talagang wala. Fan kami. Ako din, sobrang idol ko rin siya kahit nung bata pa ako. Salamat. And kayo, maganda nakikita namin yung sarili niyo sa kanila. Thank you ha. Nikinig naman ako. Salamat kuya. Thank you. Okay, thank you Ken Chan and congratulations. Back to back, One of the Bass, The Clash. Yes. Sobrang blessed. Salamat po mga kapuso. Huwag niyo po kalimutan manood ng One of the Bass and ng The Clash. Thank you Ken Chan and good luck. Thank you.